Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to Q Republic. Today is January 28, 2021, Friday. At ang mga stocks na re-review natin for today, these are Apollo Global, PHA, Basic Energy Corporation, Abra Mining, Dito CME, Merimark, Certec, PHR, BPI, ASEN, and MRC. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And before we start, I would just like to say thank you to the following: Mavi Grace Avila, Yusuf Aquilisca, NAFCO Traders Taiwan, Ruel Taneo, Banilin Trader, Homer Nang, Simon San Sebastian, Jane Kangaida, Michaela Evan, Kay Borromeo, Alvin Makalindog, and I'm wishing you all to become more profitable in our market. Maraming salamat po and happy viewing. Update lang po tayo sa ating PSEI. So ngayon po is nasa 6,600 level tayo. Meron po tayong pagbaba na 3.49% from its previous closing price around 6,800 level. Number of trades natin 180,000, and dito sa ating chart, meron na po tayo ngayon ng bagong support and resistance. So let's just try to close the other resistances na meron po tayo last time. So unfortunately, masyadong mababa na po yung binaba natin dito sa ating PSEI from 7,300 nung na-reach natin siya noong January. And then ngayon po is na nagda-downward movement po tayo ngayon sa ating market as a whole. And ang ating tinitingnan na next support dito is dito na po sa 6,400. Let's check first our stochastic indicator. So patuloy po yung mga lower highs or pagbaba ng ating momentum. And currently nandito tayo sa oversold, negative 0.40. Checking our RSI indicator, nasa oversold area rin po tayo around level 24. So sa mga susunod na stocks na re-reviewin natin, makikita ninyo yung ating RSI is nasa mga level 30, 40, and 50 pa lang. Kung i-compare natin siya dito sa PSEI natin, sobrang baba ng ating RSI indicator. So meaning to say, yung mga stocks na re-review natin sa mga susunod after nitong PSEI, meron pa siyang pwedeng ibaba further dito sa oversold area. Checking our MACD, so down na down po tayo. We have started this downward movement since November 26. And mas lalo pa po siyang bumababa further ngayon. So, nasa negative 67 tayo. So, unfortunately, wala tayong maasahan sa ating market as of the moment. Nakita na po tayo ng parang downtrend dito sa ating PSEI. So, ang possible niyan on the coming trading days, pwede pa tayong bumaba further dito sa 6,400 level. So, last time na tinatch natin siya is around October 20. Pero after naman nun is nagkaroon tayo ng rally. So dito, habang nasa 6,600 going to 6,400 tayo, you have to choose carefully which stocks you're going to buy and buy on its possible lowest area. Kasi after netong downtrend natin, we can expect i-rally up na naman dito sa ating PSEI. So choose carefully which stocks you're going to buy and buy on its very possible lowest area para mapunta kayo sa magandang position. Pero as a whole, even on the coming week, by next week, wala pa tayong makikita magandang takbo na ating PSEI kasi as a whole downtrend po yung tinatakbo ng ating PSEI. So be very careful, especially yung mga naipit sa mga stocks na binili nila ngayon. So know your options, magka-cut loss ba kayo or maghihintay kayo. If you're going to wait, it may take a little while. And kung may extra kayong BP, check nyo maigi yung mga possible stocks na nasa lowest
area na para dun kayo mag-start mag-accumulate ng shares sa kanila. So check niyo po yan maigi. Apollo Global, close today at 0.1940. Meron po tayong pagbaba na 2.51% from our previous closing price, around 0.1990. And number of trades natin, 13,760. Si Apollo Global po is still active, pero mapapansin natin sa ating chart, bumaba na naman po yung ating support and resistance to its new level. So ngayon ang ating bagong resistance is around 0.20, which is our support yesterday. And yung ating support ngayon is around 0.1450 area. Checking our stochastics, patuloy po yung pagtitrade natin dito sa ating oversold area, level 8. Checking our RSI, patuloy rin po yung kanyang pagbaba dito, level 46. Pero kung mapapansin niyo, iba yung treatment ni stochastics dito kay RSI. Kay stochastics, medyo alam natin kaagad na oversold na tayo dito kay RSI. Meron pa siyang ibababa kasi wala pa siya dito sa oversold area. Checking our MACD, makita po natin dito yung ating histogram. Is sobrang baba na po ng ating histogram ngayon. Ngayon po, nandito tayo sa level negative 0.0189. Wala po tayong sign na nakikita na magko-cross up po ito to bring back its momentum after its long run. Kasi yung kanyang upward momentum dito sa actually began nung December 9. Puro nandito lang po siya sa taas ng ating histogram and ngayon nandito na po siya sa downside ng ating histogram. So still ganun po yung ating treatment kay Apollo Global. Sobrang hina po ng kanyang momentum and patuloy po yung paggawa niya ng kanyang mga lower highs. And yung ating natitirang strong support dito is around 0.1450. So hindi naman na natin siya na-anticipate na bababa pa, if ever, ngayong period na nangihina yung kanyang momentum. Pero be cautious pa rin kasi may kita natin sa ating RSI, nasa level 40 pa lang siya. Pwede pa siyang bumaba sa kanyang oversold area. Pero ngayon, ang nakikita natin matibay na support niya is dito around 0.14. And unfortunately, hindi po natin siya nakikitang tataas ulit dito more than 0.24 area. Mapapansin nyo rin po, nagdi-diminish na yung ating volume day by day. Hindi siya agaya ng mga nakaraan na talagang meron tayong mga solid buying volume. Ngayon is more on selling volume yung nakikita natin dito. That's why we can speculate that hindi natin mababasag ito. 70% strong itong 0.24. Kasi may kita natin, nagtitrade na tayo below the moving average 20. And dito sa 0.24 area, nandito yung ating moving average 9. Pero nakikita natin, nagbe-bend down na siya. So super hina na po nito ni Apollo Global. Although strong itong 0.14, again, we have to be cautious kasi yung RSI natin wala pa sa bandang oversold area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. PHA close today at 1.90. Meron po siyang pagbaba na 2.56% from its previous closing price around 1.95. Number of trades natin, 5,010. So kung i-compare natin yung number of trades natin kay Apollo Global, dito kay PHA, lamang na lamang po si Apollo Global. Konti lang po yung participants natin or traders dito kay PHA as of the moment. And same thing then with Apollo Global. Nagkaroon po tayo ng bagong support and resistance ngayon. Itong 2 pesos na previous support natin, naging resistance na po natin ngayon. And meron tayo ditong major support that we can treat around 1.29. Checking our stochastics, we are trading here on the oversold area, level 17. Checking our RSI, same thing din po yung pinapakita na ito, nasa level 49 lang siya, wala pa sa oversold area. Same thing nung kay Apollo Global. So, ibig sabihin, meron pa siyang pwedeng ibaba dito sa ating RSI indicator. Checking our stochastics, we are on our fourth day na nandito sa downside ng ating histogram. So, wala po tayong sign na nakikitang babalik yung momentum ng ating MACD dito kay PHA. So, unfortunately, dito rin sa level na to around 2.18, kung nasaan yung ating moving average na is medyo mahirap siyang basagin ngayon. So 70% strong siya
hindi natin po siya maasahan na umangat pa more than 2.18 in the coming days given the situation of our indicators as of the moment. Meron naman tayo ditong immediate support that we can treat. Probably this will be our immediate support around 1.65, pero mga nasa 20 to 40% strong lang siya. So makikita natin na aangat dito si ating moving average 50, itong ating red line, and then sooner or later din aangat din itong ating yellow line moving average 100 dito sa 1.30 area. Pero yun nga, that's why we have indicators para meron tayong possible speculation na pwede mabuo dito kay PHA. So if ever gusto niyo pumasok dito kay PHA, I would suggest na dito tayo. Kailangan natin maghintay hanggang 1.30 area given the situation of the market that we are on. We can say na we are on the downtrend as well. So hindi natin siya, huwag tayong papasok basta-basta sa isang stock nang wala tayong alam niyo yun, support or bodega on its lowest area. So mas maganda pa rin we have to wait hanggang dito sa 1.30 area. So sa mga naipit dito sa area na to, you can wait. It's your option naman, pero it may take a little while kasi sa ngayon mahina-mahina yung ating momentum and hindi natin siya maasahan umangat pa more than 2.18. So check niyo po maigi yung magiging options natin for PHA. BSC closed today at 1.05. Meron po tayong pagtaas na 5% sa kanya from our previous closing price around the 1 peso area. And then number of trades natin, 12,570. So sa number of trades, para siyang si Apollo. So kung mapapansin natin si PHA, less lang yung trades natin sa kanya. Anyway, checking the chart of BSC, ang resistance pa rin po natin still is the 1.26 area. And then support 1 peso area. Checking our stochastic indicator, we are still here on its lower level, level 35, still more on the side of the oversold. Checking the RSI, nandito naman po tayo sa level 54. So wala sa oversold, wala rin sa overbought area, pero makita natin na mahina yung ating momentum dito sa ating RSI indicator. Checking the MACD of BSC, naka-cross down pa rin po yung ating blue line, and we are on its fourth trading day na nasa baba po ng ating histogram. So nandito tayo sa negative 0.04. So we can still conclude na yung ating momentum dito kay BSC is still mahina, and mapapansin natin yung ating past 4 or 6 trading days is nandito po sa ating moving average 20 and moving average 9. So even though meron tayo ditong 1 peso support, we can treat this one like a 20 to 30% strong lang. I would suggest kung if you're trying to accumulate or to trying to go in dito kay BSC, ang ating major support dito na pwedeng i-treat is around 0.70. So dito tayo magiging safe. So kung wala kang bodega on its lower area, sabi nga po natin kanina, pangit yung takbo ng ating market. So, hindi tayo kailangan pasok ng pasok lang sa stock na gusto nating bilhin. Kailangan this time, since pangit yung takbo ng market, is kailangan tayong bumili sa pinaka mababang halaga, pinaka possible na mababang halaga. And on BSC, ang pinaka possible na mababang halaga dito is 0.70. We can still observe na in the coming trading days na baka mag-retest tayo dito sa 0.70 kasi we are now on its consolidation time dito kay BSC. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Basic Energy Corporation. Abra Mining closed today at 0.0049. Meron po tayong pagbaba na 3.92% sa kanya from our previous closing price around the 0.0051 area. And number of trades natin, 4,050. So, kalevelan lang po ni PHA yung number of our participants or traders for today dito kay Abra Mining. So, kung kukumpara natin siya kala Apollo or BSC, mas marami pong participants or traders yung mga stocks na yun. Anyway, dito po sa ating chart, nagbago rin po yung ating support and resistance dito. Same thing kay APL
and PHA. So bumaba na naman po tayo. Same thing din dito po kay Abra Mining. So ating bagong resistance is around 0.0050 and then support around 0.0038 kung nasaan yung ating moving average 50. Checking our stochastic indicator. Oversold area po tayo. Dito tayo sa level 18. Checking our RSI indicator. Wala po tayo sa oversold area pero nasa lower level po tayo, level 50. So, ibig sabihin, pwede pa tayong bumaba dito sa oversold area ng ating RSI. Checking our MACD. Today is our third trading day na nasa baba po or nasa downside ng ating histogram. Nandito tayo ngayon currently sa negative 0.002 area. So, wala po tayong sign na makita na magkocross up itong ating blue line dito sa red line or bumalik yung momentum ni Abra Mining. So, kung inaabangan nyo po itong si Abra Mining or you're trying to get in or accumulate shares, unfortunately, ito yung pinaka-safe side natin ngayon. So, 70% pwede tayo mag-abang dito sa 0.0038 area. So, 70% siyang strong. Pero kagaya rin po ng reminder natin sa ibang stocks, yung RSI natin, meron pang pwedeng ibaba. So, ito sa ngayon, kung gusto natin niya mag-accumulate, 70% natin siyang i-treat. Pero meron tayo dito ang support na moving average 100 around 0.027. So, kung saan nagko-consolidate tayo previously bago tayo magkaroon ng spike up dito kay Abra Mining. So, be mindful lang or careful lang. Just in case bumaba nga yung price natin dito and kukuha kayo ng shares kay Abra Mining, there's still a chance na bumaba pa tayo dito further dito sa area na to kasi napakahina nga po ng ating mga indicators plus yung RSI natin is nasa bandang level 50s or 40s lang na meron pang pwedeng ibaba. And yung volume natin is nagde-descend and yung number of traders natin is less than 10,000 or nasa 4,000 lang. So, hindi natin siya may kitang mabilis na gagalaw. So, possible in the coming days is mag-consolidate muna tayo dito sa area na to. And then, possible din na medyo mabutas natin siya hanggang sa mag-consolidate lang tayo sa pinakamababang level ni Abra Mining. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Abra Mining. Dito CME close today at 12 pesos. Meron po tayong pagtaas ng 0.67% sa kanya from our previous closing price around 11.90 and then number of trades natin 4,150. So same trades kala PHA and Abra Mining if I'm not mistaken. And dito sa ating chart, same resistance po tayo 12.70 and support around 11.60 area. Checking our stochastic indicator. Nakabalik po yung ating momentum and currently nandito tayo sa level 61. So, mapapansin natin, binabandahan kasi natin yung stochastics niya. Nagpo-form siya ng mga lower highs, then naputol dito, then another lower highs, then naputol na naman. So, ibig sabihin, from time to time, nag-i-spike up po yung ating momentum dito kay dito CME. Let's try to observe the RSI. Same thing din kay RSI, after natin ng mga lower highs, nababasag niya, then nagpo-form siya ng lower highs. We can treat this one as its lower highs, then nabasag na naman niya. And nag-spike up din po yung ating momentum dito sa ating RSI indicator. Sa histogram naman natin, or dito sa ating MACD, wala pa rin po tayong makitang momentum sa kanya, pero medyo consistent naman po yung downside natin dito sa ating MACD. So parang meron tayo dito nagiging support around negative 0.25. So, ito po yung nag-dip tayo dito noong January 26. And then, nauntog tayo. Then, lumiliit yung kanyang histogram. So, kagaya po ng previous observation natin, though pangit yung galaw ni dito si ME, pero mapapansin natin na marami siyang support kahit pangit yung galaw niya. And ngayon lang siya actually nakita ko na bandang 4,000. Mostly, ang kanyang daily average is around 10,000 traders. And dito sa ating chart, makikita natin na hindi nagbe-bend down yung ating mga moving averages and na-maintain natin yung pag-trade in between the moving average 20 and moving average 9. So we can therefore conclude
na meron tayong nagiging momentum dito once na nagdi-dip tayo on its lower level. Ang lower level natin na pwedeng i-treat dito kay dito CME, dito kasi siya nagre-retest sa 10.95 area. So, currently, mahina yung ating momentum, so huwag kayong bibili more than 11.65 kasi chances are may ipit lang kayo sa taas and pwede pang bumaba nga tayo dito sa 10.95 area. So, ito po yung magandang accumulation or pagpasok dito kay dito CME, 10.95 and below 11.50. Diyan po siya magandang bodegahin or pumasok dito kay dito CME. Pero as of the moment, consolidation po siya. Itong 12.75 as of the moment is 70 to 80% strong. Di pa po natin siya kayang basagin. May kita po natin siya sa number of volumes na ginagawa natin. So, maliliit lang po. So, talaga nagpapahinga si dito CME as of the moment. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimart, close today at 6.60. Meron po tayong pagbaba na 0.60% sa kanya from its previous closing price around 6.63 or 6.64 area. Number of trades natin, 5,710. So, magkakapares po sila ngayon. Sila PHA, dito CME, na mga konti yung trades natin. Di man lang sila umabot ng 10,000. So, less active sila today. And dito sa ating chart, ang resistance po natin is still 6.60 and then support around 6.40 area. Checking our stochastic indicator, nasa oversold area po tayo. Currently, nandito tayo sa level 8 ni stochastic. And sa ating RSI, patuloy pa rin po yung ating mga lower highs na nakita dito sa kanyang graph. So, currently nandito sa level 45. So, kung napanood nyo po yung observation natin kay dito CME, si dito CME, nagpo-form po siya ng mga lower highs pero nabibreak niya from time to time and then another lower highs and then nabibreak naman niya. Dito kay Merrimart, one time niya lang na-break, then tuloy-tuloy pa rin yung pagkanyang pagbaba dito sa kanyang RSI indicator, yung mga lower highs na na-observe natin. So, unlike dito CME, mas maganda yung momentum na nakikita natin compared dito kay Merrimart. And dito sa histogram ni Merrimart, ang nakikita natin is patuloy na bumabagsak on its downward yung ating histogram. So, nasa mahinang-mahinang level po tayo ngayon, nasa negative 0.1725. So, wala po tayong inaasahan na pag-cross up dito sa ng blue line natin dito sa ating red line para bumalik yung kanyang momentum. So, wala po tayong nakitang momentum. And kung if you are going to try also to compare the chart of Merrimart and dito CME, si dito CME, wala po tayong nakitang pag-bend down ng kanyang moving average 9 and moving average 20. Dito kay Merrimart, meron. So, mahina talaga yung momentum niya. And yung natitira niyang support dito is itong moving average 50, which is more on the side of the 6.18 area. So, if ever nag-accumulate kayo ng shares dito kay Merrimart, I would say mas maganda mag-accumulate ng shares lower than 6.40. There's still a chance na on the coming trading days is umabot pa tayo dito around the 6.30 area kung nasan itong ating moving average 50. Kasi nakita natin nagbe-bend down, yun yung mga indicators natin talagang nasa lower levels. And yung RSI natin, meron pa siyang pwedeng ibaba into further dito sa oversold area. So, ito yung pinakamagandang support natin na nakita sa kanya around the 6.18 kung saan nakita tayo ng previous consolidation niya during its high nung around the November. So, be cautious lang kung sakaling dito kayo nagbobodega around 6.40 kasi nga po, meron pang chance na bumaba tayo dito further sa 6.18 area given the situation of the market as a whole na pangit yung itinatakbo natin. So, kailangan sa pinakamababang possible area tayo bumili sa stock na gusto nating pasukin. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. Sirtec, close today at 7.28.
Meron po tayong pagtaas na 4% sa kanya from its previous closing price, around 7 pesos. And then number of trades natin, 2,500 lang. So far, mababa po yung ating trades kung ikukumpara natin kala PHA or kala dito CME, pati na rin kay Mary Mart na around 4,000. So less yung participants natin or traders dito kay Sir Tech as of the moment. And dito sa ating chart, umangat po siya today. That's why meron tayong bagong resistance ngayon. Around 7.40 area. And then support around 7.12 area. Checking our stochastic indicator from the oversold area noong January 26. Nagkaroon po tayo ng spike up today, January 29, dito sa level 39. Pero nasa mababang level pa rin po tayo. Checking our RSI indicator. So, kung naalala niyo po yung review natin kay dito CME, may mga lower highs din tayo na observe pero nabibreak po niya from time to time. So, meron po siyang tawag nito, magandang momentum na ginagawa rin from time to time. So, kailangan lang nating sabayan yung momentum niya dito. So, pagka nag-downtrend yung ating momentum dito sa RSI, we can expect na meron pa panibagong pag-spike up dito. Pero kung titingnan natin as a whole, tuloy-tuloy yung kanyang mga lower highs na kine-create dito sa kanyang RSI. So possible na itong graph niya is mauntog lang din dito, then magpo-form na naman tayo ng panibagong lower highs, then panibagong lower highs. Pero ang maganda, hopefully, is ma-maintain natin tong level natin dito around the level 42. Checking the stochastic indicator, we are still on its downside. So, dito tayo sa negative 0.04, pero meron na tayo dito ang support around the negative 0.12. And makita naman natin na medyo nababawasan naman yung kanyang downside dito sa histogram. Pero we can still generalize na mahina pa rin yung momentum ni Sir Tech as of the moment. So even though nagkaroon tayo ng bullish candlestick today, with the indicators that we have currently plus the number of supports or traders natin dito sa stock na si Sir Tech, unfortunately itong 7.43, we can say na 70 to 80% strong siya. Possible next week, bababa ulit siya dito sa 7.12. Pwede naman natin siya abangan dito around 6.80 area on the coming trading days, kung saan supported po siya ng ating moving average 50. Pero agay ng reminder natin kanina, medyo pangit yung takbo ng ating market. It's bodega zone, pero we have to bodega on its possible lowest area. So buksan natin itong ating moving average 100 and our moving average 100 saying na ang possible lowest area natin is around 6.70. So, ito yung pinaka major support na pwede natin maituring. So, be cautious lang kung papasok tayo dito around 6.80, kasi meron pa tayong pwedeng ibaba hanggang 6.70 area. And, again, wala po tayong asahan na mababasag natin itong 7.43 in the coming trading days. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for Sirtec. PHR closed the 2.56. Meron po tayong pagbaba na 1.54% sa kanya from our previous closing price around 2.60. And the number of trades natin, pinaka low po as of the moment. So 516 lang yung ating number of traders. Hindi man lang siya umabot ng 1,000. So mahina po yung support ng market kay PHR as of the moment, and meron na rin po tayong bagong level ng ating support and resistance dito kay PHR. So resistance natin 2.66, support around 2.54 area. Checking our stochastic indicator, nandito po tayo sa oversold area, level 20. Checking our RSI, level 37. So, meron pa po siyang pwedeng ibaba further into the oversold area. So, sa mga previous stocks na nare-review natin, yung mga RSI level natin is nasa level 50, level 40. So, ito, makita natin yung RSI neto is nasa level 37. So, sobrang hina
ng momentum ni PHA kung i-compare sa ibang stocks as of the moment. And yung ating histogram, patuloy po yung kanyang downside, and nandito tayo sa negative 0.07, and even itong ating graph is napunta na dito sa further downside niya. So wala tayong makitang sign na babalik yung momentum ni PHR as of the moment. So let us understand the chart ni PHR. So first, kailangan natin makita yung ating mga moving averages. So lahat na po ng moving averages is nasa ibabaw na po ng ating candlestick. So itong si purple line, moving average 9, 20, 50, 100, and itong ating green line na si 200. So all are pointing down. So all are saying na downtrend ang ginagawa ni PHR as of the moment. And yung number of trades nga natin is 516. Makikita natin yan siya evidently dito sa mga volume na nakikita natin. So if ever you're trying to accumulate shares or papasok dito kay PHR, huwag po tayong pupunta dito sa 2.54 area. Huwag po tayong bibili. Kasi nga, downtrend. If maaalala nyo po yung kay Pure Gold, halos ganito yung situation ni Pure Gold na sa ilalim po siya sa ng lahat ng mga moving averages. And then, on the coming trading days or weeks, patuloy pa rin siyang bumababa. So, possible na mabutas pa natin pababa itong ating 2.54. Kagaya po ng mga ginagawa natin for the past 3 trading days, nagkakaroon tayo ng low. Just like on this instance, 2.50 naging low natin. So, possible pa rin siya mangyari on the coming trading days. And yun, nakikita natin parang next support natin sa around 2.30. Pero, ang pinaka major support natin is actually 2.12. Pero siguro pwede na rin natin maging major support itong 2.30 kasi dito tayo parang nagkakaroon ng maraming touches on the previous trades natin dito kay PHR. So again, don't try to accumulate dito sa 2.54 or be cautious kasi nga nakikita natin na sobrang hina si PHR. Ang better na mag-accumulate ng shares dito kay PHR is dito sa 2.30 area. So check niyo po may IG yung magiging options natin for PHR. BPI close today at 79.45. Meron po tayong pagbaba na 4.45% sa kanya from our previous closing price around the 83 peso area. And number of trades natin, 6,230. So less active po itong si BPI. Number of, or dito sa chart natin, ang resistance natin is around 83 and then support around 79 peso area. Checking our stochastic indicator. So, medyo pangit yung nakikita natin sa kanya. Nasa oversold area siya. And currently, nandito siya sa negative 0.39. So, mahina po yung kanyang momentum. Same thing sa kanyang RSI, negative 38. So, meron pa po siyang pwedeng ibaba further dito sa ating RSI indicator. Checking our MACD. So, naka-cross down itong ating blue line. And yung histogram natin sa kanya is on its downside, nasa negative 0.48. Pero previously, may kita natin na pwede po siya bumaba dito sa negative 0.9. So, medyo mababa pa. Meron pa siyang pwedeng ibaba further dito sa ating MACD. So, we can therefore conclude, mahina rin yung momentum na nakikita natin dito kay BPI. So, if you're trying to accumulate shares dito kay BPI, itong 79 area natin is like 20% strong lang. Meron tayo dito natitirang next support around 74 peso. So check natin yung ating mga moving averages. So itong 74 peso is touching this green line. Ito yung ating moving average 200. And also meron tayong ino-observe dito na long uptrend channel kay BPI. So started pa to nung March 2020 after ng ating downside due to the pandemic. So ang inaasahan nating magiging takbo ni BPI ngayon na mahinang-mahina yung kanyang mga momentum is inaasahan natin na pwede pa siyang too much dito sa area na to below 74 peso area. So although nandito yung ating green line dito sa ating 74 peso area, first support lang natin siya. Ang ating next support will still be around the 73 peso area. So makita natin in the long run
ito yung nire-respect ng ating market. Pero ito na rin, bodega zone na rin itong 74 peso area. So don't try to accumulate shares dito sa 79. Meron pa siyang pwedeng ibaba. Better price na makuha natin or best price na makuha natin to sa si BPI is around 74 pesos. So check niyo po may IG, may options natin for BPI. AC Energy closed today at 6.40. Meron po tayong pagtaas ng 6.31% sa kanya from its previous closing price around the 6 peso area. Number of trades natin 21,900. So very active po itong si AC Energy as of the moment. And meron po tayo ditong resistance around 6.70. And then support around 6.20. Checking our stochastic indicator, nabuhay po yung kanyang momentum and currently, nandito tayo sa level 41. Last time natin na-touch natin ito noong January 27, then nawala yung momentum. And then ngayon bumalik na ulit siya dito sa level 41. Checking our RSI, so same thing, may pag-bounce back din tayo dito, nasa level 47. Pero if you can still check it in further, meron pa rin siya mga lower highs na ginagawa dito sa kanyang graph. And dito sa ating MACD, still we are still on its downside. And yung histogram natin is nasa lower level pa rin po na negative 0.14. So although meron tayong magandang trades ngayon, magandang volume, pero indicators are saying na medyo hindi pa ayos yung kanyang momentum. So, dito kay AC Energy, alam natin today na today's the listing date kasi I have SRO dito na na-list today, January 29. So, ang laki kagad ng gain niya, more than 100% kagad yung naging gain natin. So, possible on the coming days, especially may mga malalaking volume of shares, is mag-profit taking. Kung possible na scenario dyan, is untugin ito or i-reach itong 6.70 then mauntog dyan, then magkaroon tayo ng shooting star type of candlestick on the coming trading days kasi hindi pa po ayos yung indicators na ito ni AC Energy. Pangit pa yung nakikita natin mga indicators sa kanya, yung momentum natin is hindi pa rin mahina. So kung wala kayong SRO dito kay AC Energy or kung wala kayong bodega dito banda 5 peso area, don't try to get in dito sa 6.20 above. Ang magandang abangan pa rin si AC Energy dito is 6 peso below kung nasan yung ating moving average 50. I would say itong 5.70 safe, pero pinaka-safe pa rin is itong around the 5.19 area kasi pa-downside pa rin yung nakikita natin as a whole sa ating market. May kita nyo naman sa mga ibang stocks din, puro downside yung ginagawa. So ngayon lang medyo siguro na-hype yung mga tao dahil maraming participants ngayong araw itong si AC Energy dahil nga po meron tayong SRO na na-list sa kanya today. So let's try to measure this candlestick na ginawa natin sa kanya. So this one is a bullish candlestick and meron po kagad siyang 13% gain sa kanya. So if you are a trader and meron ka agad 13%, and possible na umangat pa siya dito by Monday around 6.70, you will have 17%. So therefore, you will try to get it, yung gain na magigain mo dito kay AC Energy. So ingat lang po, be cautious lang if you really want to enter itong kay AC Energy kasi yung mga indicators natin showing na mahina yung kanyang momentum. So just like what happened noong January 7, nagkaroon tayo ng itong klaseng buying volume. Pero on the coming days, puro selling volume yung nakita natin. So possible by Monday magkaroon tayo na selling volume. So as much as possible, don't try to buy more than 6.20. But if you're trying to accumulate, siguro safe side na yung around 6 peso. Pero for me, kung mag-accumulate tayo, siguro dito around 5.70 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. MRC closed today at 0.48. Meron po tayong pagbaba na 2.04% sa kanya from our previous closing price around 0.49. And then number of trades natin, 1,350. So hindi po masyadong active itong si MRC. So less than 5,000, konti lang po yung ating
participants dito kay MRC. And currently, meron pa rin po tayong same resistance around 0.51 and then support around 0.48. Checking our stochastics, we are on the oversold area, level 14. Checking our RSI, level 38. So, ibig sabihin, meron pa tayong pwedeng ibaba further dito sa ating RSI indicator. And dito sa ating MACD, tuluyan pa pong nagda-downside itong ating histogram. So, nasa negative 0.03 po tayo. So, wala po tayong inaasahan na pagbalik na momentum dito kay MRC. And unfortunately, although meron tayo ditong support around 0.48 and next support around 0.45, these supports are actually 20% strong lang. Nagkakaroon na po tayo ng downtrend dito kay MRC. So, medyo hindi na po tayo muna masusundo dito sa mga area na to, more than 0.60. So, napakatibay na pong resistances niyan. Pababa po yung ginagawa ni MRC ngayon. So, if we are trying to accumulate shares, I would say dito tayo mag-base sa moving average 200 natin. Kasi yung market natin as a whole is nagda-downtrend din. Therefore, almost all of the stocks are on its downtrend din. So, moving average 100 yung nagiging support natin currently. Pero mahina pa rin yung ating mga momentum and konti yung support natin from the traders. So, we have to check on the next support natin, which is the moving average 200, which you can find dito around 0.37. So, ito po talaga yung best side or best price na pwedeng ma-offer ni MRC. So, sa mga susunod na trading days, asahan po natin siya na bababa pa further dito sa 0.40. Magre-retest po siya dito sa ginawa natin noong January 27. After po niyan, possible na magkaroon tayo ng bounce back. Pero magre-retest ulit siya and possible na bumaba pa tayo further dito sa 0.38 to 0.36 area. So, mahinang-mahina po yung momentum if hindi tayo marunong sumabay sa pag-bounce back ni MRC. Let's try not to get shares muna kay MRC, especially kung di naman tayo nakatutok sa market. So, if you're going to accumulate, dito po siya maganda near sa moving average 200 natin dito sa ating green line around 0.38 or 0.37. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for MRC. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming maraming salamat po sa oras ninyo. Happy weekend. I'll see you soon. Pure Republic.